up mga kamigo, welcome back sa aking channel. So ngayong araw na to ay magbabantay na naman tayo sa aking halo-haloan. So kanina, bali na medyo nagkaroon kami ng argumento dun sa pwesto ko kasi may nakapark dun na kotse. So bali nagalit sa akin mga kamigo yung nakapark dun kasi napausod ko nga yung sasakyan niya mga kamigo, kaya nagalit siya. Yan sabi ko naman kung pwede konti lang, iusod lang ng konti para makalagay naman ako ng aking pwesto, ng aking mesa, para malagay ko yung aking halwaloan. So, naisip ko lang, parang ano eh, parang yung ugali niya, parang makasarili. Kasi alam niyo mga kaamigo, meron naman silang parking, nasa loob ng bahay nila. So, ba't pa siya magpapark doon sa labas? Eh dati kasi, hindi na siya nagpapark doon. Ngayon, nung nakita niyang nagpupwesto ako doon, may mga bumibili, ewan ko kung naiinggit. Yun, sinimulan niya naman magpark ulit dun sa labas, which is, pwede naman siya magpark dun sa loob eh. Eh, bali kahapon, kinausap na namin siya o chinat namin siya, bali yung asawa niya pala, sinabihan namin na kung pwede iusod yung kotse niya kasi pupwesto nga kami. Eh, meron naman silang parking dun sa loob. So ngayon, ang sabi niya sa amin, oo daw, nag-oo siya pero hindi naman nangyari. Bali umalis, ang sabi niya kasi, sige aalis na, aalis din naman kami. Kaso ang nangyari mga kaamigo, umalis siya alas 4 na ng hapon. Pero okay lang naman yun kasi nakapagpwesto pa naman kami. Ang problema nga lang, dun sa pinagpupwestohan namin, inatras niya pa yung kotse niya. Which is wala talaga kami mapupwestohan. Kaya ngayong umaga, kinausap ko, sabi ko, baka pwede usod yung kotse niya kasi para makapagpwesto naman kami, makapaglagay kami ng mesa. Kasi, doon kasi sa pwesto namin mga amigo, kung mapanood nyo doon sa dati kong vlog, sa dati kong video, pinakita ko sa inyo doon yung pwesto ko, yung halu-haluan ko. Which is, wala talaga doon yung sasakyan niya, walang nakapark doon na kotse niya. Nakapark doon sa loob ng bahay nila. Papakita ko sa inyo mamaya mga kaamigo. Kaya ngayon, parang naano siya, nagdadabog, nagpaparinig, kung ano-ano. Eh, alam niyang wala akong trabaho ngayon, kumbaga kulang na yung pasok ko. Parang nagpaparinig siya na, ano, sabi niya sa kanina, ganyan daw pa nagtatrabaho ng maigi. Eh, work at home kasi siya, call center ata siya. Eh, yun, parang nagpaparinig, ayun natin ang gulo eh. Pumasok na lang ako, since wala pa naman na bumibili, pumasok na lang muna ako. Yun, naligo muna to, yun. Bago ligo yan mga kaamigo. So, alam nyo, kung napanood nyo yung dating video na nag-viral na anim na babae na hinakot yung community, ano bang tawag doon? Community pantry. Kung naalala nyo, yung anim na mga gahaman na babae, yung ugali na itong babae na to, halos parang ganun din eh. Eh may parking naman sila doon sa loob, ba't di pa siya nagpark doon sa loob? Tapos kahapon na kinausap namin, sabi namin na eh, kung pwede doon na lang siya magpark. O, kinausap namin kahapon na kung pwede isod yung kotse. Yan sabi sa amin, aalis din daw. Pero hindi naman nangyari. Umalis siya alas 4 na. Which is pa sarado na rin kami. So mga ganyang mga ugali mga kaamigo. Huwag niyong tutularan mga ganyan. So ngayon, papakita ko sa inyo mga kaamigo. Yung pwesto ko. Tapos yung kotseng nakapark. Pati yung parking nila na pwede niyang pagparkan. So, nakapark. So, ngayon magbabantay ako, di ko alam kung magpaparinig siya o ano. Pag sinubukan niya talaga magparinig, sasagot-sagutin ko talaga siya kasi sobrang high blood ako mga kaamigo. Ano yung, kaya lang kinontrol lang natin yung sarili natin mga kaamigo. Kasi, hindi naman natin yung pwesto na yon. Parang, kaso lang, parang ano eh, parang unfair eh. Pinakausapan mo naman ng maayos. Tapos parang nagdadabog pa kanina, eh dinabugan niya yung kotse niya, eh masira yun, okay lang, hindi naman yun sa akin. So ayan mga kaamigo, makikita nyo, nasa dulo na yung aking halu-haluan. Ay makikita nyo yung loob, may parking naman dun sa loob, ayun o. Mga kaamigo, yung parking nila, yan yung gate nila, tapos dyan, dyan siya nagpa-park dati. Pero, ewan ko ba kung bakit nanisipan park sa labas, mga ugali ng mga gahaman. Ready, Padre.
nakakahiyang ugali. Gayaan si Papa. Tibo na lang tayo mga amigo. Pamigin na lang natin ang ating mga ulo. Gahalo-halo na lang tayo. Pesos na halo-halo. Ayan mga kaamigo, 25 pesos lang yan. Yan ang aking tinitinda dito sa labas. May cheese, may leche flan, may ube. For 25 pesos. Dito ka lang yan makakita sa akin. Kaluin naman.